Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga ka-aldab. Sabi ko nga po sa inyo, marami po kasing nag-expect na kakaiba na naman po ang magiging Halloween costume ni Main Mendoza. Pero wala, kumbaga parang nag-new normal lang siya. Parang simple lang, di po ba? Kumbaga, pinanindigan niyang batang hamog. Pero mga kaldab, hindi naman po tayo disappoint. Kumbaga, kahit pa paano nag-effort naman po si Mengay, di po ba? At ito yung sinasabi kong performance na napakagaling, di po ba? Napakahusay ni Main Mendoza. Pero bakit nga po ba wala po lagi siya sa dance production number? Kumbaga, bibihira na lang po ata natin makita. Karamihan na nagda-dance production number eh si Maha, di po ba, kundi si Maha, si Miles, di po ba. Real talk to, mga ka-aldab. Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan, mga ka-aldab. Ang sa akin lang, eh gusto ko maging updated po kayo pagdating po sa social media, di po ba. Real talk, mga ka-aldab. Pero, well, ganyan naman po talaga, mga ka-aldab eh. Pagdating po kay Mengay, eh lagi po tayong updated. Kaya doon po sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento, ngayon may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion, ha. Nire-respeto ko naman po kayo at ginagalang. May mga bagay-bagay po na kayo na lang po bahala mag-komento pagdating po sa mga ina-update ko. Itong channel naman to, open to the ano naman to eh, basher ka man, neutral ka lang, Aldab Nation ka man, eh nababasa at nakikita po yung mga opinion nyo rito. Sabi ko nga po, pag nandito ko sa channel ko, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Pero kung nasa website po tayo, gaya ng mga pep.ph, Kapamilya Network, Instagram, Twitter, Facebook, ay hindi po pwede po yun, di po ba? Yung mga sinasabi nyo dahil, kumbaga, papatulan at papatulan natin yan, mga ka-aldab. Alam nyo naman po, pagdating kila Mengay at Isoy, mararamdaman mo kung sino yung totoo, kung sino yung fake news, di po ba? Ganun lang naman po kasimple. May mga sinasabing aldab kami, may sinasabing kaming ganito, pero yung totoo, mga ka-aldab, hindi naman po. Kaya nga po ako natutuwa kapag nakakuha tayo ng mga update, lalo na nga po pag ang pinag-uusapan eh ang real life couple. Ako, ulitin ko lang po ha, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga bulag at bingi sa katotohanan, may kanya-kanya po tayong opinion at pananaw. Uulitin ko lang po, lahat po ng mga ina-update ko ay base po ito sa mga nababasa ko, sa mga pinopost, sa mga komento, sa mga website. Real talk to, mga ka-aldab. Kaya paano nyo masasabing fake news po ako kung nakikita nyo rin naman po ito o nai-scroll nyo? Alam ko nadadaanan nyo din to, although sabihin natin na kapag maraming post, talagang mapag-iiwanan po kayo. Lalo na po kapag bihira po kayo magbukas ng Twitter, Instagram, Facebook, hindi nyo agad-agad makikita. Gaya nga po ng sinasabi ko, di po ba, marami nag-react. Pinapasikat ngayon ng ABS-CBN yung Katnin. Di po ba, real talk, mga kaldab. Talaga nag-trending siya kahit sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, pinagpipiestahan po siya. Normal lang yan kasi marami naman po, marami rin pong fans niyan. Tapos nakita nila sa social media, talagang ganun po yung mangyayari. Subukan nyo po yung aldab, pagsamahin nyo. Real talk to, mga kaldab, pagsamahin nyo tapos ipost ng GMA. Kapag hindi po natabunan yung Katnil. Hindi ko naman po minamaliit yung mga fans ng Katnil ha. Ang sa akin lang, maging patas, di po ba? Subukan pong gawin yan ng GMA. Magkakaalaman na. Kasi sinasabi nila na yung Katnil daw po, mga ka-aldab, etc. etc. Hindi ko na palalakihin pa. Subukan po, di po ba? Napakasimple lang naman eh, para magkaalaman. Kasi kung lagi lang po tayong magsasalita, wala rin pong mangyayari. Kasi wala po tayong maipapakitang pruweba, wala po tayong mapapakitang ebidensya. Pero kung magsasama po sa isang video tapos ipopromote ng GMA, napakalakas yan, mga ka-aldab. Sa totoo lang po, eh mahirap po talaga magsalita kasi wala pa po eh. Kumbaga,
bakit hindi po isubukan? Wala naman pong mawawala. Kung yun nga lang pong Aldab, kumbaga event na ginanap eh, dumalo yung 300 katao eh. Eto pa po kaya. Kaya nga po ako, mga Aldab kampante, matatag. Dahil nakikita ko naman po sa social media, tayo po yung angat. Tayo po yung pinagpepiestahan, tayo po yung malakas. Ang army naman po talaga wala eh. Alam nyo kung bakit? Wala po silang maibigay na magandang update. Wala po silang maibigay na magandang, kumbaga talagang literal. Hindi po katulad natin na kapag nag-post si Mengay, sapul na sapul si Richard Polkerson. Kapag nag-post naman si Richard Polkerson, sapul na sapul din si Main Mendoza. Yan po yung sinasabi ko. Sila ano lang, engaged na sila eh. Yun lang po yung pambasag naman nila sa akin eh. Wala naman, dun lang naman po, wala nang iba eh. Pero yung mga kaganapan, yung mga update, Enchong Di po ang kasama niya. Kumakalat na po ito, lalo na po sa mga website, pinag-uusapan na to, madalas daw nga pong makita, etc. etc. Yung iba naman daw, close friend kasi yan, kaya ganyan. Yan yung pinakamatalik niyang kaibigan, simula pa ng umpisa, sa ganto ganyan, etc. etc. Well, wala naman po akong alam dyan eh, sa totoo lang, pero bakit mas dumami po yung nalalaman ko? Kasi yan po yung nababasa ko rin po sa social media. Yan din po yung nakikita ko na pinupost na naaagapan natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung update lang ang pag-uusapan kila Mengay at Tisoy, kay Congressman Spotted, updated po tayo dyan. Hindi po tayo masasabing, huli ka na naman, Mr. Destiny. Nahuhuli man po ako kasi gusto ko sigurado po yung ibabalita ko. Gusto ko sigurado yung bawat sasabihin ko, bawat i-update ko. Kasi mahirap nga pong magbigay ng update tapos sablay naman, di po ba? Kaya nga po ako, mga Kaldab eh, na batikos na tayo ng una. Grabe sila. Pero kaya nga po ako ngayon medyo, kumbaga, umaayon na ako. Hindi na katulad ng dati na nangunguna tayo. Kailangan stable ka lang para ma-maintain mo yung mga update talaga at makuha mo yung tamang impormasyon na kung sakasakaling balikan ka at kung sakasakaling batikusin ka, may pangontra ka. Yun po yung maganda ron. Natuto na po tayo. May mga pagkakataon na kagawa tayo ng mali na inaayos naman po natin at hindi na nga po mauulit yung maling nagawa natin. Yan po ang pinakamaganda na natutunan po ni Mr. Destiny pagdating po sa social media. Kaya lagi po kayong tututok dito sa channel natin para updated po kayo sa mga latest video pa na ilalabas pa po natin.